nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Igala kumusta may buntag o sa makasapa, welcome sa atong dolamanon. Ang panaw sa pagtong katuliko, dolamanon nga magisgot magtuki may kalimitas doktrina sa simbahan, pinagi sa Biblia, tradisyon, magisterium, labi na tipik o bahin sa kasaysayan. Kaya ang simbahan nga titukos sa atong Ginoo is makasaysayanon. Labang, atong may igsoon sa iba ubang sita, allergic ko kasaysayan kaya sa kasaysayan na mas lamabuki nga sila tinukod lamang og tao. And then sa Hope chapter 8 verse 8 sa The Living Bible, read the books of history and see. So ipabasa gyud ang libro sa og palanta ang libro sa kasaysayan. Bueno, sa ngalan sa Catholic Faith Defender sa og sa Exorcism and Deliverance Ministry sa Evangelization Affairs sa 6:30 AM ang Radio Campana. Ang radyo sa simbahan, inibaslagan sa kinan, Brad Tata Rosal, magiguban ng tutas alasays ng Tagnas Muntagon, naisab na Anlong Domingo, Pizza on Sinagyod, sa bulan sa Disyembre to Jusmel Bainteros. So, karong kuana, so good na ang Aguinaldo Mas o Misa de Gallo. Karong Yernes, ha? Pizza de Sisais, pero dia sa Kota Asrain, doon na na'y Misa alas 5 sa Pizza 15 pa. Cover, appeal na sa Guan. Part na sa Misa de Gallo. Katong bigid ka, batag kadlaon kay Guan, kanang tulog pa. So, atagan niya po chance. Bueno, atong partner, Master's Control, Brad Jover Banti. Ato sa mga production head, Brad Manuel Rangelio Jr. Ato ang Chief Executive Officer, Reverend Father Dario Rosales. Of course, ato ang station manager, Waylain. Atong Lando Rosbispo, Archbishop Martin Sarmiento Humad. Sa pamilya sa DXTDM, ang Radio Campana, ang radio sa simbahan. Imas Channel 18 sa Phil Products. Channel 19 sa Misamis Cable. And then sa so, Teleradio po, Teleradio ta. O sa ating sa atong Facebook page, labi na sa pagsisiwalat sa katotohanan. So, atong pag-welcome. O sa tanan, atong sa pamilya sa XDD, ang Danag sa Dakbayan. Ang Radio Campana, Radio sa Simbahan. Once again, ipasalaga sa ganan, Brad Tata Rosal, makiguban asama. And then, atong pag-good morning una sa tanan atong mga sa Kingdom of Minaw, alamin natong ni good morning, alamin na 51 kung kabarangay, alamin na sa 26 kamaparokya dere sa itong Archdiocese na naglangkos sa 14 kamalungsod gikan sa Concepcion ngadto na sa Don Victoriano, Tulok Dakbayan, Ozamis, Oroquieta, Tanggum o sa itong mga kabarian, tanan ha dere sa itong Archdiocese man sa itong mga seminarista sa St. Mary's Tuwit Desgango sa Holy Cross Parish. So, mayang good morning. Labi na kang Father Ruben Lustre diha. Kuraparoko sa Holy Cross Parish Gango. Sana ang mga parokyano. And then sa St. Vincent de Paul, St. Vincent de Paul, St. Vincent de Paul, Parokya St. Paul to St. John Paul to College Seminary, ha? Yes, Banadero Santa Teresita, Minor Seminary. So, there sa to, ah, kung nai gusto magpare, College Seminary, Theology, nara dere, yun ang matugleng lugar. So, ba na kayo na? Opportunity na kayo na. And then, sa tanang mga kamadrihan, sa Tram the Cross Sisters, the Spingle Street, sa Carmelite Ministry sa Malaubang, may buntag, Happy Sunday. Sabi na sa St. Joseph Sisters o Orphanage sa Desgango. Sa tanang mga kamadrihan, tanang mga laiko, labi na sa tumakabanan sa Catholic Faith Defender, sa Nagadama Chapter, sa Exorcism and Deliverance Ministry, itong kabanan sa Society of St. Vincent de Paul, mga Ladies of Charity, labi na sa mga lay ministers, katekista, mga choir, labi na sa
matagal lang Domingo din involved sa mga Santos ng Misa. Atong mga Knights of Darta, Knights of the Altar, o Marian Server, sa tanan ng mga nalagad sa simbahan, ha? Atong pagtimbaya o ingon man sa atong mga eksyon sa lain-lain mga denomasyon. So, atong mga kasinanong mga laluigan, labi na eklastikan ng laluigan sa Dupim, Diocese sa Dipulog, Sambonga del Norte, Archdiocese sa Usamis, Misamis Occidental, Diocese sa Bagadian, Sambonga del Sur, Diocese sa Iligan, Lanao del Norte, o Prelatura sa Marawi. O katong sa mabot sa atong Sibya, labi na sa Sai Cinco City. Makapi po ni, makuha po ni dito sa mga porsyon sa Kabisayan. So atong ilangkob and then sa Gapon, at saksak sinagol atong kuan, ha, discussion. Dahil may mga tagasunod sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page niya mga taga-Luzon, lalo na especially yung mga kapatid natin mga FWs na palaging nag-comment and then yung iba't ibang mga sekta ating sagutin ngayon. Ang isa naman isa sa mga comment nila, aparata nga, ang celebration sa ating celebration patungkol sa December 25 o kapanganakan o Christmas o Pasko ay celebration yon sa mga pagano. So isa sa ating sagutin, may nag-comment pa sa atong tinalakay sa other Sunday na patungkol sa Immaculada Conception, sabi niya, isang maling doktrina, kasinungalingan ang naturang doktrina. Eh, hindi pwedeng walang sala si Maria, sabi niya. Malinaw dyan sa may kinukot siya sa Roma 8:23. So, isa sa ating, sa ngayon, ating munang sagutin ang mga comment, ha, comment section sa ating Facebook page sa ating YouTube channel. So bago tayo magsimula mga kapatid, ha, dahil Tagalog na tayo. Dahil ating humingi muna tayo ng intercession sa ating mahal na ina. Walang iba ang ating mahal na Virgen Maria. Lalo na sa ating sariling patron, ha, sa dito sa atong Archdiocese sa ang nailan na nakilala nga Virgen sa Kota. In nomine Domini Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So once again, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. I'm sure na sa ibang mga lugar ay gabi sa kanila. So sana na sa mabuting kalagayan po kayo lahat sa iba't ibang mga sulok ng mundo. Salamat sa palaging walang sawang taga-subaybay, pagsubaybay sa ating palatuntunan ang pagsisiwala at sa katotohanan. Kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. So sa ngayon, ating sagutin, ha, ang mga paratang dahil yung kasinungalingan, pag inulit-ulit, para na yung tama o totoo sa ating mga kapatid na mga kapwa-katuliko ng mga inosente sa ating pananampalataya. Dahil, ha, kung tingnan natin, siguro sa 100% ng mga katuliko, siguro more than 80% na mga active nakatanggap na ng mga sakramento, nakabautismohan na, nakumpirmahan na bilang sundalo ni Kristo, ngunit hindi pa founded, ha, sa ating pananampalataya. Pinakasimple lang tanong, bakit tayo mag-sign of cross, hindi na makasagot. Kahit pa araw-araw kayong mag-samba, pag hindi tayo
Di natin pag-alan yung ating pananampalataya, katulad sa kagabi, sa punto po punto. So, praise God na mayroon na namang galing sa ibang sikta na ibalik sa simbahang katolikong dahil lang sa programa sa punto po punto. Galing siya sa dating daan. No, mayroon pang before sa dating daan, naging ano pa yun, ha? Baptist, iba't ibang mga sulpot na inaaniban, pero sa wakas, dahil sa programa sa punto por punto, nakabalik na. So, ating pasalamatan, Father Darwin Gidgano, ang aming head sa punto por punto at sa lahat nating mga kasamahan. At di mo nang i-acknowledge na, pada Brajan Dalabado, Bergwindel, Talibong, Brother Jindri sa South Korea, Brother Angel sa Japan, at saka Brother Christian Iwan sa Iceland, si Helda Palisa, na ilan kilalang Ate Eds, Ate Edna, sa Punto Por Punto, sama yung asawa niya, sa lahat ng mga kapuntos, ha? Anong lalo na kang Bro Eneroso, Bro Aaron Estrira, Raya Mawari, si Raya Mawari, lahat ng tagasunod, ha? Si kalimutan ng iba. So sa ngayon, ating sagutin, hindi na lang natin basahin yung ano, basta yun ang mga comment nila. Kung tingnan natin ang kasaysayan, dahil kailangan ang kasaysayan, na hindi totoo na ating sagutin para pagbigay ng paglilinaw. Isa sa mga atole, atin naman yung natalakay dito, pero may mga comment, nag-comment pa na sa pangapagano ang naturang celebration. Lalo na yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo. Ang noon, ang mga SDA ay palaging tumutuligsa sa ating selebrasyon. Isa na yun dahil kahit yung Christmas decor, bawal sa kanila. Pero sa kayo, in-adopt ng mga SDA, mayroon rin silang Christmas decor. Yung mga born again, iba't ibang Francis ng born again, tutol sila noon. Pero sa ngayon, yung sa atin, mayroon tayong Misa de Gallo, Aguinaldo Mas, sa loob ng siyam na araw sa kanila, ay 9 mornings. Hindi naman sila pwede magdala ng term na Aguinaldo Mas o Misa de Gallo dahil wala naman silang misa. Ang sa kanila na lang 9 mornings. Sa tusi yung mga kapatid natin Katoliko, ang yung 9 mornings na term, kinukopya nila. Sabi na, kompleto yung 9 mornings. Ah, hindi yun. Misa de Gallo yun, ha? Huwag nating sundin yung mga term ng ibang sikta nga kinukopya nila ang ating celebration. Lalong lang mga born again na mayroon na din silang termino na 9 mornings. So isa sa mga gamitin nila na aklat simba, sa Simbahang Katoliko, especially yung mga ministro ng Iglesia ni Manalo, ang sarili nating aklat, Handbook of Christian Peace, atin mo nang para sa nag-comment, ha? And Customs by Reverend Father Francis X. Wisher, Imprimatur Richard G. Cushing Didi, Doctor of Divinity, Archbishop of Boston, sa pahina o page 60. Ito po ang ating mabasa. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans from the time of Emperor Aurelian noong 275 AD had celebrated the feast of the sun god, yung Sol Invictus, the unconquered sun, yung araw na son, hindi son na anak, yung son is UN, araw.
So, yun ang celebrate nila. Celebrated the Feast of the Sun God. Dahil yung araw at pati buwan, bituin, kinikilala nilang Diyos. Kung basahin natin sa Deuteronomy 4, 18, huwag niyong sambahin ang araw, bituin at buwan. So, yun ang dahilan na kinikilala nilang Diyos at celebrate nila ang kinikala ng Diyos ang araw, Sun God. At saka, kung ating pa tayo, basahin natin ulit. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, yung araw. So, naturang buwan, naturang pizza, December 25, celebrate nila ang kaarawan sa araw, birthday of the sun. And great pagan, so malinaw ha, pagan, but not religions, religious celebrations of the Mithras cult were held all through the empire. So ito po ang celebration sa mga pagano panon sa paganong Roma, pagan empire, Roman empire. May karugtong the popes seem to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of the material sun to the adoration of Christ the Lord. Ngunit hindi na nila basahin yung karugtong para lang po sila makapadinggoy, makalinlang o sa ating mga kapatid, parang dinadaya mo, dadayain mo sa mga sarili nating aklat, diba? Kung tama yung, yun ang technique nila, strategy nila, para lang sila makapanglinlang, para ang daming katolikong mga nasrinting madinggoy. So, yun ang isa mga paratang, mayroon pa silang ibang ginagamit, pero ate mo nang sagutin ang naturang referensya o sarili nating aklat, Handbook of the Christian Peace. Dahil yung may karugtong na hindi nila binasa sa pahina 61, nandyan lang sila sa page 60, kahit na sa page 60, hindi pa nila tapusin sa pagbasa. Dahil yung page 60, mayroon pang karugtong pero hindi na nila basa. At yung basahin ulit, ito pang karugtong, dyan lang sila sa cult were held all through the empire. Dyan lang sila. Hindi na nila tapusin pagbasa ang page 60. Ang page 60 pa, mayroon pang karugtong. The popes seem to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of a material sun to the adoration of Christ the Lord. It has sometimes seen that the nativity is only a Christianized pagan festival. Yun ang karugtong. Pero sa page 60, ito ang mabasa. Pero sa 60 lang, 61. Sa 60, hindi na nila tapusin pagbasa. Na-Christianized lang. Ano, iba ang celebration ng mga pagano. Iba yung sa atin. Dahil ang celebration natin, birthday of Jesus Christ, the Son God. Anak ng Diyos. Natunay na Diyos. Sa kanila, ang sineselebrate nila yung araw. Kinikilala ng Diyos. Ang sa 60, page 61, it has sometimes been said that the nativity is only diyan lang. Dito sa iyo, however, 61. However, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. Ito ang sa page 16. Ha? Mayroong however. Two festivals. One pagan and one Christian. So iba yung sa mga pagano, iba yung sa atin. On the same day, Christmas itself, the feast, its meaning
the message is in no way connected with any pagan mythology or Yule rite. So malinaw na ang naturang aklat, hindi naman yun pwede na ang isang archbishop, ang kanyang aklat ay sumasalungat sa ating celebration, di ba? So totoo namang yung mga pagano, nag-celebrate din sila sa December 25. Ngunit, ang birthday of sa the sun god na yung araw, ang sa atin, birthday of the sun god na walang iba ang ating pangalawang ikalawang persona sa Holy Trinity, walang iba ang ating Panginoon Jesus. Kung basahin natin ang John chapter 1, verse 18, ang ating Panginoon Jesus ay anak ng Diyos. Sa John, sa John chapter 3, verse 16, pinadala sa Diyos Ama ang kaniyang kaisa-isang anak. Walang iba ang ating Panginoon Jesus, di ba? So, malinaw na iba ang sa mga pagano, iba ang sa atin. Ang nakaproblema lang para po sila makapanglinlang o madinggo yung mga inosente, hindi nila tapusin, hindi nila basahin ang lahat, ha? Ang karugtong. So, maliban dyan, before ni Emperor Aurelian na nagsimula yung pag-celebrate nila sa birthday of the sun god yung araw, ang simbahang katoliko ay nag-celebrate na ng Christmas. Kung tingnan natin sa list of popes, ang ikawalong santo papa mula kang San Pedro nga si Pope St. Telesphorus ay may dekreto na po siya, mga kapatid, sa lahat ng mga katoliko sa panahong yaon na during sa Christmas Eve ang mga kaparian ay mag-celebrate ng mag-celebrate ng tatlong misa and sa panahon sa Christmas Eve. Kailan, ilang taon ba si sandali lang St. Telesphorus? Kung tingnan natin si St. Telesphorus ay ikawalong santo papa mula sa ating Panginoon, mula kang San Pedro pala, ay noong 100 isang Grego, noong 100, atin mo nang tingnan ha, 125, ating basahin sa list of popes na si St. Pope Telesphorus, ikaw lang santo papa, mula kang San Pedro. Ating basahin, Pope St. Telesphorus, Greek, elected in 125 AD, he died in 136 AD. So, more or less, mga 11 years siya naging santo papa ng simbang katoliko. A martyr, isang martyr. He composed the Gloria in Excelsis Deo. Siya pala ang santo, si Pope Telesphorus pala ang nag-compose sa Gloria in Excelsis Deo. And instituted the 7 week last before Easter. He decreed that each prince should celebrate 3 masses in Christmas night. He inserted new prayers in the mass. So panahon po ni Pope St. Telesphorus sa 125 AD hanggang 136 AD, mayroon na siyang dekreto na bawat pari mag-celebrate ng misa panahon sa Christmas night. Ibig sabihin, wala pa si Emperor Aurelian, nag-celebrate po tayo ng Pasko. Ngunit, ang simbahan ay fundamentally the same. So, may calculation ang simbahan na ang ating Panginoon Jesus pala ay ipinanak sa December 25. Yun ang dahilan na ang ating celebration peks na ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus
Nativity of Jesus ay December 25. May calculation ng simbahan dyan. Pinakasimple lang, madali nating maunawaan. Kung tingnan natin, ito lang po tayo sa pinakasimple na calculation sa ating halimbawa. Kung basahin natin ang Lucas 2:21 hanggang 22, sa ikawalong araw, ang ating Panginoon, si ang ating mahal na ina, Birhen Maria at si San Jose, ay sa ikawalong araw mula sa pagkatao, mula na ibinak ating Panginoon, so walong araw pa ang edad ng ating Panginoon mula siyang ipinanak, si Birhen Maria at si San Jose ay nagpunta sa templo at tinuli ang ating Panginoon yung circumcision. Dahil yung seremonyalo ng mga Israelita, mga Hudyo, Tromosis, na ang lahat ng panganay anak ay ialay, ihandog, dalhin sa templo at i-undergo ng circumcision. Ilang araw ang ating Panginoon ayon sa Lucas 2:21-22, ikawalong araw pa ang ating Panginoon mula siya po ay silang. Dinala na siya sa templo para mag paglilinis o circumcision. Sa atin, sa Bisaya, tinuli siya. Kung tingnan natin ang mga referensya sa Dictionary of an English Language sa page 179, the festival January 1 commemorating the celebration, the circumcision of Christ. Ano ang inihayag o kinonfirm ng dictionary, isang standard reference, na ang January 1 o New Year, yun pala ang petsa, araw, na ang ating Panginoon Jesus ay ni-undergo po sa circumcision. Sinircumcisionan siya o yung paglilinis ay batay sa kanilang sa kanilang seremonyalo sa mga Hudyo. So, kung ang January 1 ayon ang panahon na si Kristo po ay na-undergo ng circumcision, ating mabasa sa Lucas 2:21 na hanggang 22 na sa ikawalong araw po ang ating Panginoon ay dinala na siya sa templo ni San Jose at Birhen Maria para ma-circumcisionan. So, ang anong araw yung na-circumcision na siya? January 1. So, kung ating bilangin, ulong araw from January 1 ay tumpak na tumpak December 25. Halimbawa, ating bilangin, patras. January 1, unang araw. December 31, ikalawang araw. December 30, ikatlong araw. December 29, ikaapat na araw. December 28, ikalimang araw. December 27, ika-anim na araw. December 26, ika-pitong araw. December 25, ika-walong araw. So, mapatunayan natin na based po sa mga standard references at saka yung Bible, Biblia. Nag-coincide o nagtukma po ang Bible at ang dictionary. Maliban dyan, sa The New Compact Bible Dictionary sa page 98, malinaw na sandali lang, dito tayo sa iba pang mga mayroon lang tayong so iba pang mga The New Lexicon, Webster's Dictionary of an English Language, Volume 1.
kung ating basahin, Christmas, the feast, the annual festival observed by the Christians on December 25, commemorating the birth of Christ, the Christmas season. Then Christmas, the 25th of December, held as the universe anniversary of the birth of Jesus Christ, widely observed as a holiday, or a holiday, also Christmas Day. So, pati yung King Standard King James Version, iba't pang mga salin ng Biblia, Protestant salin, sa yung parang may mga definition sa dulo na wala lang sa atin, na Christmas is the celebration of 25th of December, the birth of Jesus Christ. So, wala namang kahit isa sigurong standard reference o secular history nagsabi na ang kung para sa kanila, mali yun. So, ang tanong, alam nila kung kailan ipinanganak ating Panginoon Jesus, dahil para sa kanila ang December 25 ko mali. Pero sinagot na natin yung iba yung sa mga pagano, ha? Ang tanong, kung hindi December 25, anong buwan o anong pizza si Kristo ay na ipinanganak? So, siguro gawa sila sarili nilang kalendaryo. Tayo yung kalendaryo natin, na ang sinunod nilang kalendaryo ngayon ay yung ating kalendaryo na ang naghanay ay si Pope Gregory XIII, isang Santo Papa ng si mga Katoliko. So, malinaw dyan na pala, December 25 is Sunday pala. Yun ang dahilan na ang lahat ng Sunday sa ating kalendaryo ay pula. Kahit yung Rizal Day sa December 30, yung araw Biyernes yun, di ba? So yun mga kapatid, maliban dyan, atin nilang gamitin ang iba pang mga aklat ng ginamit nila to na yun ang batayan nila para pag palusutin nila na mali ang ating selebrasyon. Isa pa, ang aklat ng Simagatuliko, The Externals of the Catholic Church by Right Reverend John F. Sullivan, D.D., isa namang obispo, Imprimatur Francis G. Spellman, D.D. pa rin, Archbishop New York, sa page 132, ito po ang mabasa, "In fact, the feast of Christmas was not celebrated in those earliest days of Christianity. About the end of the 4th century, the practice was established of having a few days of preparation for the proper observance of that great festival." So, ito po, pero hindi nila binasa pa rin ng tama, karugtong. Sabi nila, inaamin ng mga obispo ng Katoliko na nagsimula 4th century na, wala namang problema yan. Di ba? Limbawa, yung mag-celebrate tayo ng birthday before tayo na-Christianize. Tayo mga Katoliko, tayo mga Pinoy, wala po tayong mga family name o apelyido. Di ba? Wala tayong mga apelyido. Sila pula po, ano bang apelyido? Wala. Before na ang Pilipinas ay hindi pa napuntahan dito sa mga Kastila through Magellan at kasama si Father Pedro Valerama mula sa Espanya, tayong mga wala pang Pinas yun. Diba? Di pa tayo tawagin Pilipino dahil wala pang hindi pa pinayalan ang ating bansa na Pilipinas. So, sa panangyaon, ang mga tao dito sa ating bansa, wala pang maapelido.
Diba? Ibig ba, at lalong-lalong nang hindi pa tayo nag-celebrate ng birthday. Wala pang birthday. Sino bang nag-celebrate ng birthday? Wala naman tayong apelyido. Pagdating na ni Father Pedro Balema o ni Machilan, doon na, mayroon na tang apelyido. Dahil yung mga tao sa Lumang Pipan, wala niyong mga apelyido. Makilala lang sila sa kanilang hanay sa yung 12 tribes of Israel. Yun lang pagkilala, pag-identify sa kanila, pero wala silang mga apelyido. Pagdating na ni Magellan, o Ferdinand Magellan, mayroon na apelyido. Father Pedro Balirama, mayroon na apelyido. Yun, nagsimula na tayong mga tao dito sa Pinas, naging Pilipino na po tayo, naging ang bansa natin, pinangalan ng Philippine, o Philippines, yun na nagsimula na mayroon natin apelyido. Ang tanong, dahil yung noon, wala pa tayong apelyido, wala pa tayong nag-celebrate ng Pasko, Christmas, birthday. Mali ba? Hindi mali. Diba? Dahil sa, kung basahin natin ang Biblia, kailangan pasalamatan natin ang Panginoon sa bawat taon sa ating buhay. Ayon sa Ecclesiastes 11:8. So, kung bawat taon magpasalamat tayo sa ating Panginoon, yun ang birthday. Wala namang mabasa na mali ang mag-celebrate ng birthday. O, yung iba, hindi mag-birthday, pero pag may birthday, magpunta. Katulad lang yun ng hindi mag-celebrate ng pista, pero kusog kay mamista, mga pag-bring house. Ha? Dili mag-celebrate ng birthday, pero kung na yung mga imbitar first birthday, ang mapay mo na ganito. Ngayon, pag wala dahil birthday, wala dahil yung invitation. So, isa pa sa bago tayo mag-extra para po may idea na po tayo. Radio Replies, third volume by Fathers Rimbaud and Carey, page 164 hanggang kung ating basahin. And what year and on what day was Christ born? Was Christ born? Oh, my question mark. It is probable that he was born on December 25th. Our present Christmas day. I see that this is probable because there is really no strict proof in favor of exact day. So, kung ang naturang aklat ng Simbahang Katoliko, kinukot lang nila yung argumento ng ibang sekta nga hindi maniniwala sa ating celebration, pero may sagot yun. Ang nakaproblema lang yung karugtong hindi nila tapusin, hindi nila asahin. So, kung may mga, balibawa, kung may mga historia na hindi nila alam kung kailan ipinanak ating Panginoon, pero wala naman silang inilagay na buwan o pizza kung kailan, so, ibig ba sabihin mali na? Hindi mali. Hindi lang nila alam. Katulad ng mga iba't ibang salpot ng Protestante, palaging tinuligsa ang ating celebration. Kumbaga, nangoreksyon, pero walang tamang answer. Hindi. May tuturin natin right minus yung equal zero. Instead not correct na, hindi nila panilawalan din na zero. Di ba? So, ating basahin ang naturang kung ang sinabi sa naturang aklat, Right Reverend John L. Sullivan sa aklat na The Externals of the Catholic Church, page 132, nga ang Christmas wala, hindi pa i-celebrate sa panahon yaon, totoo na yun. Sa ikapat na siglo, totoo na yun. Kahit ang Biblia, inideklarar sa Council sa Roma
480, ibig ba sabihin na hindi na kayo maniniwala sa sulat ng mga apostol, kaya hindi wala pang Biblia na deklarar. Kung hindi pa kinumpayan ni St. Jerome, isang paring Katoliko, ang Biblia, wala, malaking problema, kawawa yung ibang sekta. Walang Biblia, hindi rin makailag Biblia. Diba? Dahil wala silang saliling Biblia, namimili lang yon. Basa ng basa lang Biblia, pagka-memorize ng ilang sitas, mag-claim na naging pastor na. Totoo naman, ngunit sabi natin na before sa 4th century, kung kailan regular o proper ng celebrate natin ang Christmas, ngunit panahon ni St. Telesporos, nag-celebrate na po tayo ng Christmas. Ngunit hindi pa December 25. Dahil yung simbahan is fundamentally the same. Mula sa 120 persons hanggang sa ngayon, universal na. Sa Radio Replies, last na lang, third volume, page 164, sa paragraph 690, matod pa nga, wala mang matibay na katotohanan ang pagsabi, yung kinukot lang yung mga argumento sa ibang sikta na ginamit. At may sagot. Dahil ang sagot sa naturang aklat, pinatunayan na si Kristo po ay naipinanak December 25. Ang problema lang, hindi nila tapusin, sagutin, hindi nilabasin yung ang sagot, kipali, yung may question at may answer. Kipali sa naturang libro, Q&A. Ito po ang pangtanong ng ibang sikta. Sabi nila, walang nakaalam kailan ipinanak ang ating Panginoon Jesus, dahil nagsimula na yon panahon pa sa 4th century. May karugtong. Hindi na lang nilabasin yung karugtong. Ang intentional strategy nila para lang makadinggoy ng mga inosenteng mga Katoliko. Yun lang mga kapatid, ang ating pagsisiwalat sa ating sa katotohanan ngayong araw. Kung ang ulitin natin, kung ang kasinungalingan, kung palaging inulit-ulit, ay para ninyong tama o totoo sa ating mga kapatid na mga kapwa Katoliko na mga inosente. Yun ang dahilan na na-create, na-organize po ang Catholic Faith Vendor para po magdepensa sa ating panampalataya. Dahil sabi ni San Pablo, palagi niyong dadalhin ang kanyang inyong panampalataya para panangga sa mga ipapana sa inyo sa yawa. So kung hindi natin alam ang ating panampalataya, paano natin masagang ang pana sa yawa? Dahil yung panampalataya natin isang taming panangga. So wala tayong tamang minuto, wala na tayong natitirang minuto. Susunod na yung Santos na Misa sa Holy Cross Parish sa Gango. Ang siguro si Father Rubin, kung minsan hindi siya ang mag celebrate, di ba? Pero siya ang kuraparoko, Father Rubin Lustig. Pwede ating partner, Master's Control, Brad Jube Robante, Production, Brad Manuel Longcalio Jr., Chief Executive Officer, Reverend Father Del Rosales, ang kuraparoko sa Senior San Jose ng parokya sa Sinakaban. Of course, atong station manager, walang iba, ating pinakamahal ng Archbishop, Archbishop Martin Sarmiento, at sa ngalan po sa Catholic Faith Vendor, sa iba't ibang chapter, sa Exorcism and Deliverance Ministry, yung lingkod, Brother Tatasal, sabi, magandang happy Sunday sa lahat. God bless us all.